Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang game 1 ng Minnesota Timberwolves at ng Memphis Grizzlies. Dahil sa talo kanina ng Memphis, madaming komento ang lumalabas sa pang regular season lang sila. Dahil madami nga ang players sila na mga first timer o kaya naman iilang beses pa lang na naglalaro sa playoffs. Ganun ba man kung ako nga ang tatanungin, eh medyo maaga pa upang sabihin natin ito. Dahil this is playoffs. Nakita natin ang Raptors noon na natalo ng Orlando Magic sa Game 1 at nagkampyon sila. Ang Denver Nuggets, dalawang beses bumalik sa 3-1 deficit sa isang playoffs. Ang Bucks naman, naunahan din ng Atlanta Hawks last playoffs. Ang Memphis, naunahan din last year ang Utah Jazz at madami pang iba. Ganun pa man kung next game nga ay matalo pa sila, then dito very understandable na kung sabihan sila na pang regular season lang. Dahil losing 2 games in a row sa home court mo will put you in a very bad situation. Lalo na't nakita naman natin kung gaano din katindi ang fans ng Minnesota noong play-in tournament sa kanilang home court. It will be a bad look not only for the players but also for Coach Taylor Jenkins. Binigyan nga natin ng puri si Coach Jenkins sa pagtaguyod ng team na ito kahit nawala si Ja Morant. Ang tanong ngayon na hindi pa nasasagot ay kung isa ba siyang playoff coach. Dahil ang great coaches nga tulad ni Coach Pop, Phil Jackson at iba pa ay nasusukat sa kanilang adjustment tuwing postseason. Kanina ay nag-init si Edwards, ngunit si Towns talaga ang sakit nila sa ulo. Dahil hindi nga sila pwedeng hindi dumikit sa kanya dahil may shooting siya sa labas. Kapag dinikitan naman nila ito ay naiiwan sila sa bilis niya. Malakas si Adams ngunit masyadong mabilis si Towns para sa kanya. Mabilis si Brandon Clark ngunit masyado namang malakas si Towns para sa kanya. Ang tanong ngayon ay kung ano ba ang gagawing adjustment ng Memphis dito? Sino ba ang dapat na i-matchup kay Towns? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Warriors. Kanina ay naging dominante sila laban sa Denver Nuggets. Naging dikit ng simula ng game. Ganun pa man from down 1 point ay nakuha nila ang 11 point lead sa halftime. At dahil yan sa lineup na ginamit ni Steve Kerr na Stephen Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins at Draymond Green. Kung napanood nyo nga ang video ko kahapon ay pinag-usapan natin ito na most likely ay gagamitin talaga ng Warriors ang lineup na ito ngunit hindi nga pang simula ng game. At dahil yan sa pwedeng malagay sa foul trouble si Draymond bilang ang primary defender ni Nikola Jokic. At kapag nangyari nga ito ay apektado ang depensa at opensa nila buong game. Ganun pa man nakita natin na ginamit nila ang lineup na ito sa last 5 minutes ng first half. At ito nga ang nagsimula ng kanilang run. So most likely ay ito na din ang closing lineup ng Warriors. At least yung apat. Pwede ngang ipalit si Porter o kaya naman si Wiggins. Depende na lang nga sa kung sino ba ang mas magandang nilalaro. Sa lineup na ito ay nakita natin kung gaano kabilis lumayo ang Warriors at kung paano nahirapan ang depensa ng Denver. May mga naiiwan nga sa depensa dahil masyado silang nakafocus sa pagtakbo ng tatlong shooter. At ang tawag nga dito ay 5-out offense kung saan limang player ang kayang tumira sa labas. At ito ang kahinaan ng depensa na may traditional center. Nakikita natin ito ngayon kay Joker at nakita din natin ito kay Gobert laban sa Clippers last playoffs. Sa palagay nyo ba mga kaibigan ay ano ang sagot ng Denver sa panapos na lineup na ito ng Warriors? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.